Takot na ako. Magandang umaga sa ating lahat. Yan siya si Ate Ellie. Umaga pa lang, madaling araw pa lang, yan ang kanyang trabaho. Ang umakyat sa nyog at manguha ng tuba. Kasi yung kanyang asawa ay na-opera, kaya instead na yung asawa niya ang manguha ng tuba, siya na lang kasi hindi pa kaya ng kanyang asawa at kailangan pang magpagaling. Na-opera sa appendicitis yung kanyang asawa. Kaya naman, kailangan nila ng araw-araw na income. So, hindi pwedeng matigil yung panguha ng tuba kasi wala na silang magiging income. Diyan sila, yan yung unang pangunahin nilang hanap buhay, ang panguha ng tuba. Kaya ginawa nila ng paraan, no? Kasi hindi siya makaakyat kung sa puno talaga siya aakyat. Kaya ginawa ng hagdan. Lahat ng nyog na inaakyatan nila, nilalagyan ng hagdan. Ayan po siya. Nakapatong dyan sa mga palwa. Palwa ang tawag sa amin. Hindi ko alam sa Tagalog. Yung sa ano ng nyog. Tutungtong siya dyan para makakuha ng yung juice ng nyog. Yun yung iniinom na ginagawang alak. Mukhang madali lang tignan, pero siguro pag nasa taas ka, sobrang ano yan, sobrang hirap, sobrang mataas kasi, mataas yung puno. Pagka nakatingin ka sa baba, panigurado, lalo na kapag may fear of heights ka, paniguradong ano, parang hihilain ka pababa. Pero siya, lahat kinakaya, kailangan, at walang ibang gagawa kasi dalawa lang sila mag-asawa na nakatira sa kanilang bahay. Sila lang yung nagtutulungan. May apat silang anak, pero yung mga anak nila may mga asawa na rin. At sa bukid lang din nagtatrabaho, mahirap din ang buhay. Kasi kagaya nila, hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral at hindi nakapasok ng magandang trabaho. So, ayan po si Ate Ellie. Kailangan niya dyan na manguha. Kaninang madaling araw, 4 o'clock, dun sa mas malayong lugar siya pumunta. Nauna niyang kinuhanan dun. Ito kasi sa bandang likuran lang ng kanilang bahay. May mga puno ng nyug dito sa bandang likuran nila na ito yung kinukuhanan niya. Mas malapit, hinuhuli niya. Dun siya sa malayo kasi mainit na masyado doon. Hindi na namin naabutan kasi umalis kami sa bahay, magsi-6 na ng umaga. Medyo na late kami. Ayan po, pag nasa taas ka. Naka-zoom lang yun kanina, kaya mukhang malapit. Pero actually, itong punong to, mataas. Sa isang puno, mayroong tatlo. Tatlo yung pwede niyang paglagyan ng, yung kinukuhanan niya ng juice. Depende pala ang pagpanguha ng juice. Kasi itong puno na to, tatlo itong nakuhanan niya. Pero umakit siya dyan, kailangan dahan-dahan talaga kasi baka mamaya malaglag siya dyan. Ang pangunguha pala nito, umaga, tanghali, at saka gabi. Lalo na sa tanghali, kailangan daw talaga kasi kailangan ikat mo yung dulo. Pag mainit daw kasi, maliit lang talaga yung makukuha mo. Konti lang yung makukuha mong juice dyan. Kaya kailangan niyang ikat yung dulo para bago, kasi magda-dry daw yan pagka mainit. Mabuti sa gabi kasi malamig pag gabi, kaya mas mabilis, mas madami siyang nakukuha. Ayan na po si Ate. Tapos na siya sa isang puno. Bababa na siya. Palagay ko mas mahirap yung pagbaba. No? Lalo na pagka bumaba na, may bit-bit ka. Bit-bit mo na yung tuba na nakuha mo sa taas. Ayan po. Nahihirapan siyang manguha, bumaba dyan. Kasi may dala siya. Napuno yung isang galon niya. Kasi tatlo yung pinagkuhanan niya dyan sa taas.
Yung asawa niya dyan lang umakit sa puno mismo. Kaya lang siya, hindi niya kayang umakit dyan sa puno. At bago lang siyang gumagawa nito, napilitan na lang siyang gumawa kasi yung asawa niya nga hindi na pwedeng pumunta dyan at kaka-opera lang sa appendicitis. Kailangan pang magpagaling, kailangan ng matagal-tagal pa na gamitan. So, ayan po, no, ayan, nakababa na si ate. Yan naman, isasalin niya yan dyan sa, ano, sa ibang galon. At aakyat pa yan siya sa kabila. Yan, kasama ko si, ano, si Bianggulay. Magkapitbahay kasi sila ni Bianggulay. So, dyan siya, isasalin niya yan dyan. At aakyat siya ulit, daladala na naman yung isang galon na walang laman. Ito, aakyat sa puno, salis with leather. Aakyat tayo. Umuuga-uga, nakakatakot naman to. Umuuga-uga. Uy! Parang ano, kahit nalito pa ako sa gitna, ano na, parang lula na ako sa baba. Ang hirap pala, iba pala yung pakiram ng pagka, hindi ka sanay umakyat sa puno, ay siya ganito, mataas. Kaka umuuga-uga pa pag ako nalaglag dyan, silay ang abuti. Yun. Mahirap siya kasi lalo na pag nasa taas ka na, nakapatong ka sa mga yung ano ba tawag sa palwa. Pag nakapatong ka dun, ay, parang sumusunog. Ay, hindi na ako tutuloy sa taas kasi parang tumusunog at baka mamaya maano to. Hindi, ano, hindi biro pala umakyat ka at manguha ka ng ganito pag hindi ka sanay. Nakakatakot siya at may hagdan. Buti si Ate Ellie, kaya niya umakyat dyan at saka siguro sanayan na lang. Pero pagka first time ka, lalo na pag may takot ka sa mataas na ano, pag may fear of height ka, kahit hanggang dyan lang sa mababa, lang sa gitna lang, ano na, yung sikmura mo parang hinihila pababa. Ayun guys, sinubukan ko lang kung ano yung pakiramdam mo umakyat. Saka kung gaano kahirap umakyat dyan, kung titignan mo mabilis na madali lang kasi may hagdan, pero pag ikaw na mismo yung umakyat pala, mahirap. Hindi pala maano, lalo na pagka first time kang umakyat. Pero syempre si Ate Ellie, wala silang choice kasi kailangan may kita para may panggastos sa araw-araw. Kaya kailangan niyang talagang umakyat dyan at para siya yung mismong gagawa. So ayan po, nakita natin yung buhay ni Ate Ellie, no? Buhay ng, ano ba sa Tagalog yung mananggete sa amin eh, yung aakyat niya ng puno para manguha ng nyog. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung ng manguha ng tuba. Basta yun yung buhay niya dito sa amin sa probinsya. So yun, sana gumaling na yung kanyang asawa at para yung asawa niya na ang aakyat ulit dito. Ayan po, punta na naman siya dun sa ibang nyug kasi may iba pa siyang hindi nakuhanan. Aakyat din na naman niya yan at para makuha yung mga tuba na naipon ng ano ng whole night kasi kahapon ng hapon kinat niya yan ay nakyat na niya yan ng hapon tapos kailangan na naman niyang akitin ulit ngayong umaga para makuha na naman yung ano yung juice na naipon. Ayan, mukhang madali pero para ang hirap. So ayan lang po, same process pa rin po. Kailangan pag nakakit siya dyan siya uupo sa mga ano ng nyog para hindi siya malaglag sa baba. Tapos magka-cutting lang din siya. Ika-cut niya lang din yung mga dulo at papalitan ng ano, tatanggalin yung juice. Tapos ibabalik ulit at tatakpan niya para makakuha siya ng madami. Ayan
guys, yung mga nyog, nilagyan nila ng hagdan para mabilis na lang yung akyatin. Kasi hindi niya kayang umakyat yung sa puno mismo. Itong dito, tsaka yung isa, mababa lang, hindi masyadong mataas. Pero doon sa kabila, yung isa doon, yung mataas. At saka, meron pa doon sa bukid daw. Malayo dito na yun yung matataas. Pero, kinukuhanan niya yun ng tuba, mga alas 4 pa lang ng madaling araw. Kasi mas madami. Kung nakikita niyo yung mga niyog dito, hindi naman ganun kataas. Easy pa lang. Pero yung dun sa kabila daw ang matataas. Pero ganito din, may mga hagdan. Ginawa nila ng hagdan para pag-akyat niya mas mabilis. Kasi baka malaglag din siya. Ito yung mataas na puno dito. Ayun yung inakyat niya kanina. Yun yung mataas na puno. Yung isa, maiksi lang din. Meron dito anim na puno yung inaakyat niya. Yung dun sa kabila ang mas madami. Pero hindi na namin naabutan kasi alas 4 pa lang daw siya kumunta na dun. Inuna niya yung malayo. Dito yung hinuli niya. Ang last na puno na patay ng damo kasi tataniman niya ng maliit lang na area dahil yung kanyang asawa ay hindi pa kaya mag-araro kaya maliit na area muna yung tinrabaho niya. Pero itong lupa na tindi sa kanila din parang nakikitanim lang sila dito sa lupa na to kaya naman yung may-ari basta may share din yung may-ari kahit yung dito sa nyug may share daw yung may-ari dito pero weekly siya nagbibigay ng isang galon na tuba para bilang share ng may-ari. Eto guys, kuha nila sa nila tanim pang lunch daw nila ito ngayon, pang lunch. Ito yung sasain nila para sa tanghalian. Okay, saging nga na. Unsan na saging na mo. Ayan, saging. Maliit lang yung saging. Tanti lang yung saging. Pero at least meron, di ba? At least meron. Laking na rin. Laking bagay na pa yan. Ayan po, sinasala ang eto. Bago isalin sa bagong galon at saka i-deliver sa kanyang mga suki. Dito lang pong dapat salain. Ano salaon man na siya? Naay mga muligas. Kasi may mga muyo. Maliliit na insekto. Pinapasok pala yan ng mga maliliit na insekto. Naay mga bulak sa bungo lubi. May mga bulaklak sa nyog. Te, ilang taon mo na itong ginagawa, te? Ilang, Uan. Tugod ko, iniro kami pag-opera niya. Iniro siya nag-start kasi na-operahan niya kanyang asawa sa appendicitis. Kaya, yung asawa niya dapat ang gumagawa nito. Kaya lang, na-opera yung kanyang asawa at saka, kailangan nila ng hanap buhay. Kailangan nila ng income, kaya siya na lang gumagawa. Di ka takot, te, pag umakyat ka doon? Pero meron dyan. Usagid ka, aduha kasimana din kahadlok. Kaya, pupigil na lang dito. May pamalik utambal o panudaan niya gatas. So, 1 week na ito. Isan. Hanggang sa nasanay na si ate na umakit. Ilang taon ka na, te? 53. 53 pa. Tapos si Mr. 16 pa. 60 si Mr. Na-opera. Kaka-opera lang kasi sa appendicitis. Kaya, si ate yung pumalit bilang taga-akyat, taga-kuha ng tuba. Doon tag-ud po hapon sa kaan. Umaga tanghali pala yan, gabi? Okay. Ang akyat? Gamay ra magtuba, ugi ni mo sakon ugod to. Kainit man ang ugod, inis man ang tulo. Ay, gabi kay bugnaw ang timbo, kusog ang tulo. Ganun pala yun.
So mahirap no, tatlong beses isang ano. Dako ang buyog. Oh yan. Bakit may ano yan? Ay sa kasi matam ina, ano nila yan. Tamay. Pinapasok pala yan ng mga ganyan. Kung saan mo bukot, lutan lang itong ilang imong ibukot. Kung sunod na sila. Ah, ganun pala yan. Pero ano, si kuya po, ano na, malapit na yung gumaling. Pwede na siya. Kung pa na? Pito pa na kabulan din. Sa katuig na siya, una sa bahoon. Pito kabulan mo, alin? Paniyan trabaho sa katuig. Ah? Ang piro kiyan mong nag-abrihan. Ay, oo, no? Kaya gabwa mo yung kinahihugasan. May ang taong pariha ng uban nga. Kuan lang, kanang gamay lang kagisi. Kaya iya dako man. Ayun, kalasos, nakakaano. Nakakatakot na pag ganyan talaga na na-opera ka. Nakakatakot. Na, di ko maling kamot, no? Di na ganit. May kapalit, ani, karoon, no? Kabalansi lang ko, og mildos. Igor, di palit ugatas mo sa palit ng gamayang tambal. Alkohol pa niyo, tanan. Kapalit ugatas. Bakit gatas ang ano? Kailangan niyang inumin? Gatas, upo na ang kamansilis. Hmm. Yan talaga yung ano, kailangan ng kumayod na kumayod. Bakit wala kayong anak, te? Nami mga anak, puro na minyo. Niya, ang saan man nyo ng may ang pagmunga kulihiyo. Kaparihara ko na. Pobre. Lang. Pero dito, kayo lang ngayon nakatira dito. Oh. Amo utang ko na si yung operasyon. 25,000, utang wala pa na ron. Sa hospital na, sa hospital. Hospital, opera lang. Laki ano. Ba't din libre sa ano? Di ba pag government hospital, libre man? Wala man na. Ang specialist naman ang gigamit na mo kay PC naman. Hindi naman siya. Kaya tugo ka sa libre, ka ng kuan. Magpila-pila ka, dugay ka at simanon. Takad matay ang pasinti. Oo, kasi pag grabe na, kailangan na agaran niya ang operasyon. Na ano talaga. Pag agad yun ako, merong adlawa. Ito gabi, abri ko dahil. Ito naman, liya naman siya. Eh, ah, gabi naman ka nang akong ipakuhan. Siya nang gugili niyo. Unat na gabi ang mga bata nga. Kasi tayo kay ang utang mabayaran. Kaya ang sinagugili ang mabayaran. Oo. Karoon, rabuol mo yung ginhawa kayo. Ngalan ko na nanggot. Iyo ako sa among bakba. At least, ano, mayroong pang araw-araw. Pwede na rin. Ipalit siya nga lang kung ako ipalit. Ano, di makabuo ka ba si Mana? Tapos, basta na lang kayo na ay mainom niya. Pila ang ano na, ang magkano isang galon? Isang galon na... Dili, ginalon. Kaya kiniusag ko nga man. Ah. Usa ka are. Isang bowl. 15. 15 pesos. Pagka dito mo kukunin, pero pag binibili to sa ano na, ugin ano to? Ugin he 15. Oh, pag adto na kasi binibiran. 20. 17 ilang 17 may tubo silang dalawang piso. Oo. So, ang amo, 15 rin ang amo. Ayun. Konting-konti lang yung tubo talaga, konting-konti lang. So, ayan po, dito sila nakatira. Ito yung bahay nila. Dalawa lang sila kasi yung mga anak niya. Ilan anak mo, te? Apat. Pero lahat may asawa na. At saka lahat din po, hirap din sa buhay. Parang wala ding trabaho. Sa bukid lang din. Alam niyo lang, pag sa bukid lang din, talagang maliit ang kita sa bukid. So, ayan, dito yung bahay nila. Dito sila. Ayan po, may dala kami konti na pang umagahan nila. Ano lang din yan? Bigas, saka may pandesal, at saka ayun, may dumaan na isda, bumili din kami ng isda. Ang ano lang, isang kainan ba? Bigyan namin ng konti. So, ayan po, maraming salamat. Salamat, Anis. Sige, te. Salamat. Sige, te. Salamat kay te. Oy, may bigay na ano yan, avocado? Oy, dito lang yan sa ano nila. Ito. Ayan, may avocado. Libre ang avocado pa. Salamat, salamat eh. Ayan na, may puno sila dito ng avocado. Ay, hindi makita kasi against the light. Ayun. May mga bunga na oh. Ayan, ayan. Hindi makita kasi against the light. Sige po, away na kami. Salamat.